Kaya mo bang magpadyak? Kaya mo bang may motor ka ba? Eh di mag-deliver ka. Kaya nga, alam mo, making money as a student dito sa Pilipinas, aaminin ko, eh medyo challenging. Videos that will make you wealthy and debt-free. Estudyante ka ba at gusto mong kumita? This is the right episode for you. Tune in! Don't tune out! Between tuition fees, textbook, at araw-araw na mga allowance, pagkain, pamasahe, grabe po. Napakahirap po maging estudyante po ngayon sa dami ng babayarin. Diba? Kailangan po natin ng konting creativity, effort, at diskarte po para mapagkasya po natin yung allowance po natin. Kaya para sa mga estudyante na nakikinig po sa amin right now sa episode na ito, ang sinasabi, Chinky, paano mo matutulungan na kumita kahit ako estudyante? Naku, bibigyan ko po kayo ng mga hitik-hitik na ideas para kayo kumita at di na kayo mahirapan. So, number one idea po, ang pwede nyo umpisahan talaga kung talagang kayo magaling sa pag-aaral, mag-tutoring kayo. Yes, pag kayo po ay natutong mag-tutoring, ang kagandahan po niyan, depende sa expertise na subject mo. Kung magaling ka sa math, sa math. Kung magaling ka sa music, music. Pwede ka maturo ng musical instrument. Kung magaling ka naman sa, let's say, sa English, sa grammar, o sa Pilipino, ay nako ha, may demand po yan. Ha. At lalo na po ngayon, kung kayo po ay magaling po sa Chinese or Mandarin, nako, mataas po yan. Alam nyo magkano pwedeng potential income nyo per hour? 500 pesos per hour na tutoring o bongga. Eh kung maka 1.5 hour ka, di 750 a day after school mo. That's number one. Number two, yung tinatawag nating freelance work. Marami po yan. Like for example, pagsusulat, graphic design, or if not po, online services. At pwede kayo makakuha dyan online. Ha? Pwede nyo hanapin po yung Upwork, Fiverr po, at ang kagandahan niyan, minimum payment po niyan. Pwede kayong kumita ng 500 pesos. Basta may internet ka lang, may computer ka lang na pwede mong gamitin. Number three, pwede ka rin mag-isang virtual assistant. Marami po ngayon mga negosyo po sa Pilipinas at abroad po naghahanap po ng mga assistant po. Like for example, data entry, email management, or scheduling lang ng social media. Ikaw, bilang estudyante, since babad na babad ka na sa social media, ba't di mo siya pagkakitaan? Alam mo, pagka mga ganun, pag naging regular, may mga binabayaan, kasi I have around almost 50 plus na virtual assistant. Ang payment niyan, ang average siya, nasa 8,000 to 12,000. Mababa na po yan per month. Or if not naman po, try to become a social media manager. Again, marami pong mga negosyo po ngayon, kailangan po ng online presence. Kaya kung yan ang expertise mo, ulitin ko, gamitin mo na para pagkakitaan mo. Diba, nagpo-post ka, gumagawa ka ng meme, gumagawa ka ng mga text stories, nakakatawa. Alam mo, yan ang hinahanap po ngayon ng mga kumpanya na maging relevant sa mga tinatawag na millennials or zillennials. Alam mo ba, pag ikaw ay naging isang social media manager na part-time, pwede ka kumita ng minimum, ha? Minimum ulit, 10,000 to 15,000 pesos per month. So, ang next question niya, ganito. Chinky, paano ako maha-hire bilang mga ganun sinasabi mo? Naku, bago natin pag-usapan yan, kamustahin muna natin si Eliza, si Sarah, si Luis, Louis in Canada, at syempre si Luel Balinsnomo. Luel Balinsnomo, taga Bulacan. Okay, ito po ang gagawin pong diskarte para makakuha ka agad ng trabaho. Sigurado, siguradong pasok ka. Ha, talaga, Chinky? Yes. Ito lang. Number one, reach out to the people who need your service. Mag-research ka sa internet. Marami po mga content creators, or if not naman, mga personalities, or if not naman, mga taong katulad ko. Oo, mag-reach out ka, sabi mo. Sir, pwede ba ko kayong tulungan? Oo, sa iyong social media, kung meron kayong kailangan. Oo, ano ba kailangan nyo, sir? Ito yung expertise ko. And then sabihin niya, ay, hindi ko kailangan, baka di kita afford mo. Sir, libre, libre. Ah? Work for free! Ah? Ay, paano yan pag nag-work for free? Akala ko kikita ako. Hindi, work for free for only a few weeks. In other words, patry mo lang na talagang kaya mo i-deliver yung pinangako mo. After working for free for a few weeks, sabi mo, ma'am, trial period lang po. Oo, kung gusto niyo, trial period lang tayo for a few weeks. Kung happy ka, tuloy natin. Kung hindi, wag na. So, in other words, sure hire ka. And then if not, ito pa, bigyan ko pa kayo ng isa pang idea. Sell items online, no? Gamitin nyo na po ang inyong power, di ba? Magbenta, personality nyo. Pwede kayong kumita sa TikTok Shop, sa Facebook Marketplace, sa Shopee, Lazada, di ba? Grabe, ang dami po talagang opportunities. Or if not naman, eh, wala naman akong talent sa sinasabi mong lahat. Kaya mo bang magpadya? May motor ka ba? Eh, di mag-deliver ka sa Grab, Foodpanda, Lalamove. Alam mo ba, pag kayo ay nandito, kumikita po kayo ng 300 to 800 pesos a day extra. Or if not naman, another idea, photography, videography. Ay,
Lalo na yung mga wedding, mga binyag, yung mga special event, pwede ka kumita ng 1,000 to 2,500 kung meron kang magandang camera. As a matter of fact, cellphone camera lang, pwede na nga yun kung gusto nyo eh. And, ito pa, kung para sa mga tao talaga, ang kaya nun talaga is yung physical. Yung pwede ka pumasok sa mga event staffing. Like for example, may mga event like for example, yung mga modeling, weddings, parties, conferences. Pwede ka maging usher or pusher. Pwede ka kumita ng 500 to 800 pesos extra. Mga friendship, sa daming ideas na binigay ko po sa inyo, grabe, pag hindi ka pa kumita ng additional income pang tustos ng allowance mo, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Kaya nga, alam mo, making money as a student dito sa Pilipinas, aaminin ko, medyo challenging. But it is possible pag creative ka, hardworking ka, at determined ka. Pero huwag natin kalimutan po ang ating pag-aaral, di ba? Ang goal natin to earn extra cash to finish our schoolings. So, why don't you give it a try? Alam mo, ang importante lang, kailangan lang konti ka lang push, konti lang hustle, and you might be surprised. Darating yung panahon, hindi mo na poproblemahin ang iyong pera. At para sa mga estudyante naman na gusto talagang makaipon, gusto mo bang makaipon? Gusto mo bang matuto mag-budget? Kung gusto nyo, ay click nyo na lang po, i-check nyo na lang po ang aking comment section at matututo kayong mag-ipon. Maraming salamat po. Sana naman nakatulong po itong episode natin sa ating mga estudyante. And if you feel that this content can help more students, share nyo lang tong video na ito mga magulang para magkaroon sila ng idea at di na sila umasa sa inyo sa kanilang allowances. This is Chinky Tan saying, ang pagyaman po ay napag-aaralan. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.